back again to my channel. It's me, Rosanna Aguhar. So sa video na ito, ang ituturo ko naman ay kung paano mag-turn in ng sagot sa Google Docs at saka mag-make a copy na naka-PDF para i-turn in. At the same time, kung paano mag-attach doon sa iyong assigned na Google Docs ng video. Yan. Baka pinapagawa kayo ng teachers yun ng video. Yan. So, paano siya i-attach? Gamit ang tablet. Okay? Kasi iba naman ang pamamaraan kung paano i-attach ang Google Docs, paano rin i-attach ang video sa laptop. Dito naman sa tablet kasi mostly ginagamit ng mga students ay tablet. Okay, syempre, punta muna tayo sa ating Google Classroom. Tingnan natin kung ano yung ating task. Yan. So, ayan na. Buksan natin ang ating Google Classroom. Okay. Meron pinost si teacher na new assignment, task 1. Yan sa stream. Punta tayo sa classwork. Yan. So, pindutin natin ang task 1. So, ayan na. Ito na yung ating gagawin. So, mag-attach daw tayo ng video sa ating, kasama ng ating Google Docs. So, punta tayo dito sa Europort. Slide up lang natin. Ito. Itong araw na ito. Ayan. Ayan. Ito na. Pindutin natin yung ating assigned task. Assigned Google Docs. Okay, ito na. Para makapagsagot tayo dito sa Google Docs, pindutin tong lapis sa taas. Pindut. So, may nakita kayo dyan sa ibaba. Ito yung eraser. Yan. Ito naman yung mga pens na gagamitin. Tapos ito yung para sa text box. Para pag napindot na yung letter A, yan, pindot dito, ito na yung ating, dito tayo magta-type na ating sagot. So, halimbawa, mag-type ako na aking pangalan. Yan. So, yan. Eh, what if pala meron kang nakalimutan na i-edit pa. Double click mo lang yung iyong tinype. Ayan, pwede ka na mag-edit. No? Ayan, edit. So, bababurahin ko. Ayan, i-sure na ako sa aking itatype yan. So, kailangan sa ano kasi, sa gawin natin tong PDF at mag-make a file tayo, new file, para may attach natin. Pindutin ito, sa taas ito, oh, yan, para makapag-make file tayo. Online kasi ang Google Classroom. So, ayan na. So, ayan na. Ito na yung edited na PDF file. Ayan. Try natin buksan. Makikita natin dito yung sinulat ko kanina. Tcharan! Ayan na. Lang tayo, ayan. So, para hindi maraming file ang ita-turn in natin, burahin natin itong itong Google Docs kasi meron naman na tayo eh. I-remove natin siya. Meron naman na tayo na-copy naman na natin eh. Na pwedeng i-turn in. O mag-make a PDF copy na lang. Tapos, ito na. Paano naman mag-attach ng video kasama ng file na to? Ganito na yung gagawin. Pero dapat, may nakasave na video sa tablet ninyo. Yan, napindutin lang tong add attachment. Add file. Since yung file na sa tablet. Yan. So, kunyari, pinagawa kayo ng teacher nyo na ng video about sa ginawa ninyo. Tapos, syempre, since nasa new normal tayo, kailangan makita ng teacher nyo kung paano yung ginawa para mag-grade kayo. Maghanap tayo dito ng
video na i-attach. Yan. Yung mga MP4 video. Ayan, ito. Ayun. So, ayan na. Na-attach na natin. So, pinalitan ko pala yung video na in-attach ko kasi ayaw ma-attach kanina ng unang video. So, ayan na. So, this time, ang gagawin ninyo ay, ayan na, meron na kayong sagot dyan sa Google Docs na kinonvert natin sa PDF. So, yan, magkasama na yan. Ang video at saka yung sagot mo. So, ito na. Time to turn in. Pindutin ang turn in. Ito na nasa mahabang ano, rectangle. Turn in. Kung sabi ng turn in, ito turn in natin or ipapasa natin sa ating teacher online sa Google Classroom. Okay? Turn in. Pindot. Ito may nakalagay dito. Turn in your work. Two attachments will be submitted for task 1. Resubmit. Kasi nag-submit na ako kanina. So, in-submit ko para maipakita ko sa inyo sa video na ito. Ayan. So, work submitted. Nakita nyo naman. So, kung hindi pa kayo sure sa sagot nyo, kaya sa video nyo gusto nyo pang palitan, pwede nyo pang i-unsubmit.